phytochemical, pero yung kung ilang percent siya, wala man po siya sa objectives po. Okay, pero pwede kayo magkapag-produce guys ng quantitative data based on this one. Kasi nag-group mo na si terpenoids, phenolics. Diba? So, huwag natin sigurong i-group dito sa data nyo si ano, si phenolic acids. Kasi hindi naman lahat ng may phenolic acid present yung iba pa. So nagkakaroon kayo ng parang hindi consistent sa reporting. Like for example, yeah, okay, may phenolic acid, but it's very important to know may flavonoids ba, may tannins ba, may phenols. Nakukuha po. So, instead of putting here phenolic acid, good as one na to, pwede natin itong i-consider itong grupo na to kasi collectively kamo, they are known to be terpenoids which are known to have antimicrobial properties. Tama ba ako sa terpenoids? Yes po. Okay. So, yun ang mangyayari guys. Pero si phenolic acid, huwag niyong isahin kasi nga ang reason ko is that for maceration, may phenolic siya pero nandun si flavonoid, tannins, phenols. Tingnan nyo naman si phenolic acid sa modern extraction na flavonoids lang. Doon na ako sa conventional na may apat. Kasi bawat isang phenolic acid, meron din siyang antimicrobial properties. So kung meron ka lang isa na phenolic acid in the presence of flavonoids, mas mataas ang ine-expect kong antimicrobial property sa maceration extract. Kasi meron siyang flavonoids, meron pa siyang tannins, meron pa siyang phenols. Naiintindihan po? Yes po. Okay, so sa C-citratus ba, may nakita kayong paper ng phytochemical list niya. Ibig sabihin, hindi kinoconsider itong mga nakuha niya dito. Meron bang nag-phytochemical screening ng C-citratus? Meron ba parang isang table na magsasabi na si C-citratus, regardless of leaves or whatever, ito yung mga phytochems niya? Yung phytochemical profile niya po, ma'am. Apo, yun, phytochemical profile. Meron po, ma'am. May ilan po lahat dyan? Naka-classified po kasi siya as phytochem, mineral constituents as at essential oils po. Sa phytochem? Sa phytochem? Yung general lang po ma'am, terpenoids, flavonoids, saponins, alkaloids, yun po. Wala kayong alkaloids? Sa ano po? Dito. Meron po sa... Oh, di okay. Lahat pala nakuha. Okay. So, pwede nyo ba yun isama sa discussion na there are four phytochemicals or yung sa phytochemical profile ng C-citratus and sino ba ang nakakuha nung apat na na phytochems? Si conventional ba, tapos si modern. So, igwa kamong quantitative data dyan. So, ngayon, sabi ko nga, palagi kayo magsisimula sa conventional method, discussing yung sa steam distillation, isa, the presence of these four bioactive molecules, which collectively known as terpenoids, so that represents one. Tapos, si hydrodistillation, you have three. Tapos sa maceration. Then discuss kung alin yung may pinakamadami at bakit. Same with the modern. Tapos after naman kay modern, yung specific na mga tatlong extraction method under modern, you compare now, sino ang nakakakuha ng mas madaming phytochem? Conventional ba? Or
modern extraction? And bakit? Okay, so that's for that table, no? Tapos, di ba guys, meron din kayong solvent pa as a factor? Tingnan nyo yun kung meron din siyang effect. Plus the temperature na isa pang factor. Okay, kung meron nyo na ano. Okay, ngayon, meron din kayong common extracted phytochems. Okay, another dun sa bakit nakukuha siya in different method, itong mga phytochemicals na to, part of the discussion is yung role niya sa antimicrobial. No? Ano yung mechanism of action niya or part of the discussion, kasi this one class, kailangan lang natin pahapyawang i-coconnect dun sa magiging third objective mo. Okay? Bigla kong napaisip, yung mga specific yung ABC, yun na kaya yung ilagay na natin dun sa objective 2 and 3. Kasi wala tayong may sasagot dun sa objective 2, di ba? Yun ang suggestion ko. Actually, ang na-expect ko lang ay yung, oo, kasi di ba ang specific objectives natin, yun yung parang sasagot dun sa, or parang bubuo sa general objective mo. Yung 2 kasi class, unless we test the specific phytochems, then we can answer objective 2. So kung wala yun, ibaba natin si, si B. Opo, as objective 2. Si C as objective 3. Si A, magiging part na lang siya ng i-discuss natin sa objective 1. Okay, so not even ano na, kahit wag mo na lang isulat doon na parang objective 1, tapos A, wala nang ganun. Yun na ang meat ng inyong first objective. Sisimple lang tayo doon kasi sa second and yung third yun naman, okay naman. Nandun na din naman sa objective 1 yun. Okay, so ano ang common? Okay? So ano ang common? Tapos ano yung mga important na phytochems na hindi nakuha ng bawat method? Nakukuha ko? Yes po. Clear tayo sa objective number 2 ha, sa phytochemicals, discuss first yung nakikita nyong data sa conventional, followed with modern. Of course, you have to explain why. And then factors that might contribute to that presence or absence ni phytochemicals. So you have already stated may temperature, merong solvent, no? The second one is compare yung phytochemical extracted from modern compared dun kay conventional. At bakit? Okay? So, yun. What are the common? It's a good data also. And then, baka tingnan nyo kung ano yung hindi nahagip ng bawat method. Look into that. Baka importante din na malaman natin kung bakit. Okay. 42. Page 42. Okay. Sabi niyo dito, these phytochemicals showed bioactivity against different escape pathogens. However, not all studies tested the same numbers and types of pathogens. This one, guys, magmula dito sa part na to hanggang sa mga susunod na paragraph, kinukombine niyo lagi yung two factors na tinitingnan natin sa study nyo. Remember, si phytochemicals, alin doon? This phytochemical showed bioactivity against different escape. Saan to nang galing? Anong proof nyo nito? Aling phytochemicals? Shh.
So, ang pinaka-rule lang dito, guys, masyadong nag-jump agad. Okay? Isa-isahin nyo. So, once you're done with the phytochemicals, lagay ka ng konting intro that will connect to your next objective. Siyempre, no? Si phytochemicals, yung mga bawat phytochemicals na yun, they should have a known effect, no? Either to inhibit or kill microorganisms. Doon mo na ipapasok yung mga results sa mga data nyo. So, ang tanong is, what are the escape pathogens na ginamit dito sa 15 papers? So, yun, establish na muna yun. As a whole, ano-ano ang mga escape pathogens na ginamit? Sa conventional, ilan, anong escape pathogens ang ginamit? Ano yung naging effect nung extract yield mo duman sa specific conventional method of extraction mo sa escape pathogen? Okay? So, ibig sabihin, itong si table 3, pag ihiwa-hiwalayin nyo to, at ang gusto na natin ditong makita, guys, ay yung effect. Clear ba? So, hindi na natin to ifa-follow na ano na discussions nyo kasi iisa-isa ninyo nga. So, mapunta muna ako kay table 4. Hydrodistillation, okay, steam, I think may missing ako ditong data sa table 3 kasi nga may factors ka pa. Wait lang, SR reuse, paano ba ang table mo dapat dito? Conventional versus modern. Tapos ang sa hydrodistillation mo, S3. Tatlo. Oh, magiging apat na kasi may hydrodistillation ka na aeruginosa PaO1. Tama ba ako? Dalawang strain ni aeruginosa? Yes po. And then itong two strains na to, class, are non-escape pathogens? Kasi kung hindi, aalisin nyo siya dito kung alin dito ang dapat lang na considered strain for escape pathogen. Okay, double check with that. So, kung halimbawa, hydro, steam, tapos na si figure 4, ay si table 4, wala nang sumunod na table. Asan yung table para sa mga modern? Combined na po sila. Ah, combined na sila. Sa table 4? Ay. Ah, nakalagay din dito hydrodistillation, steam distillation. Naputol po ata. Naputol po, ma'am. Wait lang po. Wala sa paper nyo? Andun po. Meron po. Sa... Naputol po yung ano. Yung nasabit po namin sa hindi po namin po, nalagay. I-present nyo nga dito. Gusto ko yung date ng yun. Okay? Magsa-stop presenting ako. Papa-upload. Zoom in mo, Chad. Susceptible. Anong kailangan niya natin? Susceptible, di ba? Susceptible. Kailangan natin yung susceptible. So, wait. For SR use, you have 1. Okay. Magulo ang table. Kailangan natin ma-separate si conventional at saka si modern. Pag-usapan natin to kasi sa conventional, by the way, ilang escape pathogens ang ginamit either conventional or modern as a whole? You have apat S po. Or use, nandun din ba siya sa conventional? Yes or no? Apat po, ma'am, lahat. Apat lahat-lahat. Si conventional, na-test niya yung apat din na to.
Nasa figure 8 po, ma'am. Hindi po. Yung comparison ay po. Ah, figure 8. Pa-check nga, Chad. Ay, pa-scroll. Yung figure 8. Ang common lang sa kanila ay si S. aureus at saka si P. aeruginosa. Opo. Okay. The rest, meron pa siyang na-check. So, as a whole, ang mabibigyan lang natin. Madaming phytochems ang na-extract using the conventional. Pero sabi ninyo, ang mas nakapag-kill or inhibit ay yung may galing sa modern extraction. Tama ba ko? Ito pong yes, Venn diagram po pala, ma'am. Yung mga tinest lang po. Yung inhibited, papalitan po namin ng tested. Yung sa figure. What do you mean? Po. Yung minimin po namin dyan is yung tinest na escape pathogens. Pero yung in terms of nag-susceptible at nag-inhibit, si modern methods po ang majority. Although madami pong tinest kay conventional, pero hindi po sila lahat susceptible. Oo, may intermediate. Wait lang. So, ang common sa dalawa ay si S. aureus at saka si P. aeruginosa. Sa modern extraction method, wag muna tayo dun sa specific. Itong dalawa na species, napatay niya. Chad, pwede pa tingin sa slide? Ay, sa ano? Pa-scroll. Yung ano po, Chad? Spa, scroll up. Patingin nga ako nung isang table, yung karugtong ng table 4. Kasi dito, may 10 na naging susceptible siya. So, ito yung karugtong. Ito lang natunok mula kay 2020. Okay, sa vacuum, 2020 nga. So, ang susceptible niya ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, hindi. Hydrodistillation ka na naman dito. 8 po yung susceptible. Oh, sa conventional, naka-10. 11 nga eh. Pati yan kay ano, yung isa pa. So, paghiwalayin natin si conventional at saka si modern. Ngayon, pag nahiwalay mo na siya, ang gusto kong namang malaman is anong specific at anong specific escape. Kasi guys, kahit common, dapat clear ang ano, ang idea na ilang escape pathogens ang nagamit or tines sa conventional method tapos dun sa modern. Kasi ang common lang nila ay dalawa. You have S. aureus at saka yung P. aeruginosa. Okay? So regardless of, ang tanong ko nga, sige nga, i-guide nyo nga ako dito. Si conventional method and modern extraction method, pareho naging susceptible itong organisms dun sa extract.
May studies po, ma'am, na ano siya, na susceptible. May studies din po na hindi. Na intermediate. Pero same, ano po sila, extraction method. Pero sa lahat po ng ano, ng modern, ano naman po siya, nag-inhibit po. Nag-inhibit? Like for example po, si hydrodistillation, resistant siya sa isang study. Pero doon sa P. aeruginosa na modern, yan po, susceptible po siya dito kay vacuum distillation po. Dun tayo muna sa conventional. Sa conventional, you have three types. Sa three types, meron kang four escape pathogens. Tama, kompleto yun, di ba? Yes po. Okay, so apat. So, halimbawa, wait lang, kasi kailangan natin magkaroon ng unifying. Saan ba tayo titingin? Of course, ang sagot ay sa inhibition. So, kung eto ngayon, for example, 17, that's the highest zone of inhibition na, guys. Ang 17 ba, millimeter, yun na yung pinaka-highest recorded. Ay, hindi. May 28 po, ma'am. 28 for P. aeruginosa. Pero sa S. aureus, S. aureus, 22. O, 22. 24 po. 24. So, dapat magsisimula muna tayo sa conventional. Sa conventional, anong figure ang makakapagpakita or makakapag-compare ng zone of inhibition given the specific pathogen at yung extraction method niya? So, table pa rin. Wait lang. So, ang focus mo is zone of inhibition and then escape pathogen. So, ang table mo dapat dito, escape pathogen versus extraction method in terms of inhibition. Then you can get kung anong specific conventional method yung makakapag-inhibit ni escape pathogen. So, sasagot nyo dito, sa extraction method ng conventional, ang may pinakamataas ay zone of inhibition ay 28. Okay, 28.7 millimeter, and that's steam distillation against P. aeruginosa. Ngayon, ano guys ang pinakamataas na zone of inhibition sa conventional? Paki-check nga. Yun na po, ma'am. System distillation ay, po. Conventional. Modern. Ang ginamit niyo po kasi, ma'am, MIC po. Ay, ang nagamit lang sa kanya ng zone of inhibition ay dalawa pala. Si ultrasound po, ma'am, kay S. aureus 40.5. 40? Opo. 40 millimeter kay S. aureus. Tapos, sino pa si isa? Yung okay. Pinaka-highest, ha? Ayan na po, ma'am. Okay. So, 40. Ang layo nung, ano nila, nung difference. So, madami nga talaga si modern na inhibit in terms 40. Sige. Ano ang sunod kay ano? Okay. So, this one is 28.7. You have P. aeruginosa. And then you have 40.
sunod sa 40, guys, anong susunod na pseudo binibisyon na mataas? S. aureus pa din po. Microwave assisted extraction. Ilan ang value? 30.33 po. 30.33. Pareho to vacuum. Tama? Microwave po yung 30. Microwave ang 30. Vacuum assisted yung 40. And ultrasound assisted po. Ultrasound. Samantalang, si conventional, 28.7 steam distillation siya. Okay. And then, sa sunod sa 28 ay 24. Tama ba ako? Iyon na, di ba? Okay, steam pa din po, ma'am. Opo, steam pa rin siya. Methicillin resistant. Okay. So, ganito siya. Hindi magiging factor kung anong specific escape pathogen para malaman natin kung ano ang specific, alin ang magaling, conventional or modern. It is the value ng zone of inhibition. Diba? Although, similar naman guys na maraming susceptible siya sa kanya, una niyong titingnan ay yung zone of inhibition. Aside from the zone of inhibition, kasi siya ang may pinakamadami, isa pang data na is that ilan na species ang may susceptibility. Kasi baka sa modern, mas konti yung susceptible. Ibig sabihin, marami pa rin ang kayang papatayin ni ni extract using the conventional method. Kasi maraming type of organisms, escape pathogens, ang may susceptibility. But ang thing dito guys is you have to balance. Baka kasi kaunti din yung tines. Opo. Yun din na escape pathogens doon. Yung tiningnan lang po kasi ng modern, yung focus lang po talaga nila, S. aureus at P. aeruginosa lang po. Yeah, oo. Pero it doesn't mean kasi, na hindi sila effective doon sa iba. So, balansehin nyo yun. You're going to talk about the zone of inhibition. Discuss also doon sa susceptibility, yung mga inhibition interpretations. Doon sa number of escape pathogens. But please provide yung parang clear information na baka kasi kulang yung isa na study or extraction method sa number of escape pathogens that it is. So, pwede siya maging subject for recommendation later on. Okay? Tapos dito, steam distillation yung okay. Steam distillation. Hayan yan, so phytochemical kainin. Steam distillation. Kung tutuusin plus, ang steam distillation mo, terpenoids. Ang phytochem niya. Samantalang si ultrasound, phenolics. Si microwave, terpenoids. Mo, terpenoids. So, Si microwave, siya, Pseudomonas. S. aureus. Dalawa po. Si aeruginosa at aureus. Pareho sila gram positive. Negative po si aeruginosa, positive si aureus. May discussion din po dyan sa dalawa mo. Okay. Maganda yun. Pwede siyang terpenoids. Pwedeng makapag-kill ng gram-positive and gram-negative na escape pathogens. So, okay. So, then second, si microwave ay terpenoid, si ultrasound, phenolic. So, second dito, methicillin
terpenoids lang siya. So parang pwede mo na ba siyang i-conclude na yung terpenoids yung terpenoid. Hindi. Terpenoid and ano po? Flavonoids. Phenolic po yung Pero tama ba ako? Isang part na magiging discussion dito kasi si terpenoids, si flavonoids, they are known to have antimicrobial activity or antibacterial activity. But I think it's more on the concentration. Kasi sa extraction method mo, pwedeng meron pa siyang other water added doon sa ano mo, hindi pa siya puro, di ba? Kaya mas nagiging mataas yung zone yung MIC mo or COI mo kasi puro kapag gumamit ka ng modern method. Tama? Ma'am, yung isa pong na-observe, ma'am, yung highest po baga, yung ultrasound assisted na nasa, pa-check ulit siya, na nasa 40. Yung zone of inhibition. Yung ginamit niya pong solvent, ano po, hindi siya water, kundi deep eutectic solvent po. Iyan po sa ano, kay ultrasound assisted po. Pa 30.33? Iyan pong 40.5 po, kay ultrasound po. Oh, so may factor din to kung bakit siya. So, iko-compare mo din dyan ay yung comparison niya dun sa method ng ultrasound assisted doon din sa iba pang properties ng solvents mo. Anong meron sa kanya na nakapaglabas ng, nagkaroon ng ganong activity against escape mo? Kasi minsan, meron siyang magagandang phytochems. Ang ano lang dyan is diluted ba or hindi. Diba? Kung puro, mas madali yung effect niya. Maganda yung magiging effect niya. Another one is, since yung mga solvents mo, may mga properties yan, so yung boiling point would be one factor. Diba? Kasi kung masyadong enough lang si boiling point niya, for example, mas madami yung ma-extract mo na important phytochems. Rather than kung masyadong mataas, mababa, pwedeng mawala or malusaw yung phytochem pag sobrang taas. Pag mababa naman, hindi mo siya naalis dun sa kanyang other components, no? So, tingnan nyo yun. That could be part of your discussion. So, ang expected class sa summary ninyo or conclusion is yung balanced discussion between these two methods, no? Anong advantage and disadvantage nung method mo or ng two methods for its effect, no, sa escape pathogens base dun sa dinidiscuss, nadidiscuss mo. So dun lang tayong tatlo mag-focus. Guys, yung objectives nyo ba, sino nagbigay nun? Nung ano po, sa panel? Sa panel. Kasi hindi tayo pwedeng ano, mag-adjust. Sila ang nag-point nun. Okay. Sino ang panel members nyo, guys? Ma'am Min, Sir Paet, si Sir RR po. Ah, okay. Wait, parang maaalala nila to. Asan niya yun? So, objective 2. No, wala naman yung mga objectives. Yung objective 2 po, ma'am, pwede namin i-combine yung sagot discussing dito sa table 4 at itong Venn diagram po ni figure 7. Figure 4? At table 4? Ay, table 4, tas figure 7 po. Itong common extracted phytochemicals. Pwede naman. Baka po, ganun lang din yung hinihingi niya. Okay. Yung steam distillation po, siya yung highest. At the same time, si terpenoids din po ang nakitaan doon sa maganda ang inhibition. Tapos sa modern naman po, si phenolic, which is andun sa ultrasound. So, ang sagot niyo dyan is terpenoids. Terpenoids po sa conventional. Sa modern naman po, ultrasound. Pero overall,
si ultrasound po yung mas higher compared kay ano. So it's the flavonoids. Opo, kaya nasabi namin na modern po yung ano sa inhibition. Pwede, pwede naman. Kasi kung sila pala talaga ang nagbigay nun, hindi natin pwedeng alisin yon. Sige, isagutin na yon based on this result, no? So dapat, yun pa rin, hindi lang qualitative, kundi quantitative siya. Kasi, hindi lang siya present doon, madami siya. Diba? Kasi po, ma'am, yung aim po ng objective 2, hindi niya natitingnan kung gaano karami yung phytochemical. Ang hinihingi niya lang po yung phytochemical na nag, ano talaga po, nag-show ng inhibition. Oo. Asa na nga yung inyong objectives? Ayun. Identify C. citratus phytochemicals that are bioactive against escape pathogens. So, you cannot also, ano, parang exclude yung properties ng ibang phytochems like yung saponins, etc. Because they are already known, no? Pero, ang gusto lang natin na ibigay ditong sagot is base sa zone of inhibition, siya yung may pinakamataas. Which is yung flavonoids. Tama? Ma'am, may tanong lang po pala ako. To consider po, ma'am, na bioactive siya against escape pathogens between susceptible, intermediate, as resistant. Kapag ang results niya po, intermediate at susceptible, consider na po siya bioactive. Yeah. Yun din, yung ibang ano din po, kasi yung ibang phytochemicals, may ganong results din po. Oo, kaya nga 'di ba sabi ko, parang hindi natin pwedeng sabihin na yung saponins, tannins, hindi natin pwedeng sabihin na wala siyang property to inhibit. Yun nga lang, baka kaunti yung kanyang concentration. So sabi nyo kanina, may percentage ba gayon doon? So gamitin natin yun. Kasi, to answer number 2, kailangan natin ng quantitative data. Ito din kanina na kasi. Yes po. Sige. Yung sa may saponins po, wala pong ano, percentage na talaga eh. Wala doon? Wala po. Parang tig-state lang po na may presence ng ano, ng phytochemicals. Din dapat sa table nyo, lumabas pa rin siya. Pero i-note nyo lang siya na no quantification study. Ibig sabihin, na-detect siya dun sa phytochems mo, pero na hindi kinquantify dun sa 15 papers na lumabas. Nagigets po. So para at least ma-consider nila na that would be part of your recommendation actually, yung i-quantify din yung percent ng mga specific phytochems so that we can really attest, no, kung alin dun ang may pinakamataas na contribution para ma-inhibit or ma-kill yung microorganisms or yung escape pathogen. Tanong ko guys, inhibit ba or na-kill? Sa 40 millimeter zone of inhibition, ano ba yan? Inhibit or kill? Pa-check nga. Intermediate po, ma'am, yung ano niya po, interpretation. Intermediate?
Oh, so wala siyang MBC. MIC lang siya. May MIC po siya actually, kaso nag... Inalis niyo? Ang dineside po kasi namin, either of MIC or zone of inhibition. Since majority po, zone of inhibition, yung zone of inhibition na lang po ang tig-focus namin. Kinuha? Opo. Oo. Okay na din naman yun. Okay. Nasa methodology yan, na pagdating sa objective number 2, yung zone of inhibition yung naging focus nyo. Since lahat ng study ay kumuha ng zone of inhibition. Either of them po, ma'am. Sa methodology? I-clear nyo yun. Kasi kung sa result and discussion, ang kukuni, ang ilalagay nyo yung data ay galing lang lahat sa zone of inhibition, then iklaruhin nyo dun sa methodology na yung zone of inhibition yung i-consider nyo. Tapos po, gagamitin namin yung MIC kung hindi po available yung zone of inhibition. Na-research nyo na ba kung ano ang difference ng zone of inhibition sa MIC? Di ba si zone of inhibition, siya din naman yung ginagamit natin sa inhibitory? Opo. Yung confirmation po si MIC, yung pinakamababang ano niya, pero parang mas okay po si zone of inhibition kasi nakikita okay, po. Okay, so kung may zone of inhibition, alisin na natin si MIC, let's focus to COI lang. May papers po ma'am na hindi po nag-discuss. Ang pinokus niya po MIC. Kaya, pero gumamit siya ng, anong method niya? Zone of inhibition pa rin? Yung nagka-count ang zone of inhibition? Di ba ang zone of inhibition, may concentration pa yan? Meron po ma'am na ano, binanggit para masabi na nag-inhibit siya at this percent po ng concentration. Halimbawa po ma'am, may isang study, ang ginamit niya lang talaga MIC, pero yung sa zone of inhibition, hindi niya na po pig-focus. Kasi nga, mas okay yung MIC. So may concentration factor siya. Anong role ni paper o yung data na yon sa paper na nag-MIC at hindi nag-COI? Makaka-apekto ba siya dun sa mga figures na ipipresent ninyo? At anong ginawa nyo dun sa different concentrations for COI? Paano yun nakakuha kayo ng intermediate? Di ba usually we have CLS yung representative ng lower concentration, medium at saka higher concentration? So, ang tanong ko doon is, anong ginawa niyo doon sa mga concentrations na yun? Yung kung paano po siya ma'am na-interpret? Apo. Actually ma'am, yun po yung isang ano namin, concern po. Kasi, yung ibang papers po, clear yung paka-present ng control as in tig state nila. Tapos yung iba naman, nahanap po namin sa CLSI. Pero meron talagang papers na in-state niya lang na effective ito, ito hindi effective, or may ginamit siyang control pero hindi niya binanggit sa paper. Basta ang binasihan na lang po namin doon sa conclusion niya na it inhibited. So therefore, hindi siya resistant. Kaya either susceptible or either ano po siya, intermediate. Pero, intermediate? Yan yung tinatanong mo sa akin kung okay lang ba na ang susceptibility ay ang tawag doon yung bioactive ay inhibit at saka opo, susceptible. Kasi yun po ma'am yung tanong ko kasi baka po sa defense hanapan kami ng ano ng CLSI, pero kung ethical po ba yung ginawa namin na pigput namin na either susceptible or intermediate, pero wala kaming ano, table po na makapagsabi na ganun talaga siya. Ang basihan lang po namin, sa conclusion ng study, sinabi na ano siya, na nag-inhibit. Ah, feeling ko,
sa table nyo, ilagay niya siya is parang not determined. Opo. Pero, sa part lang na paano po namin, dinidiscuss mo yun. Yes, John. Paano po namin yun mapuprove na between susceptible, intermediate, resistant, na yung pinili namin na ano, na intermediate is justifiable po siya? Hindi, John. Parang, tama ba tayo? Pareho ba tayo pagkakaintindi? Halimbawa, yung si paper na hindi siya nagbigay ng positive control. Opo. No? So parang hindi, tapos sinabi niya lang, it inhibit, no? Pero hindi naman natin alam kung susceptible or intermediate. Opo. So ang gagawin natin, syempre lagi kayo nagpo-provide ng table, di ba, for that discussion. Ilagay niyo si, ano ba yun, steam distillation? For example, sa steam distillation, yung isa po pala dito, yung situation, may nilagay din po pala siya, yung isa wala. For example, itong system distillation, nag-inhibit siya, pero si control, 23, yung zone of inhibition niya, si yung tig test po is 15. So, mas mataas po yung ano, yung control kaysa dito sa sample. Nag-effect naman siya, pero ang decision po namin kung saan siya, kung susceptible ba siya or intermediate. Ano yung gamot? Ang ano po, tetracycline po. According sa CLSI, ano ang susceptible ni si tetracycline? Yun nga po, ma'am, kasi wala po siya doon, ma'am. Walang tetracycline doon? Yun yung mga problema namin kasi may mga binanggit silang mga ginamit nila na mga gamot, pero hindi naman po siya nakita doon sa CLSI. Meron din nga pong isa doon, halimbawa gentamicin, na sa taong 2014 po ata, in-exclude na siya sa ano, sa CLSI. Kasi may mga basis po sila. Oh, pero for this case, okay, po, wala si tetracycline sa CLSI. Pero, sa study, sinabi naman niya na intermediate siya. Opo. Ay, hindi po. Ang sinabi niya lang po, nag-ano siya, na inhibit po siya. Inhibit. Ito po ang statement. The oil exhibited significant inhibition of beta-glucuronidase activity. The thing na may significant, di ba, ginagamit mo lang yung ganyang term kapag may statistical value ka na magbaback up dyan. Anong country niyan? At saka ano yung research ano nila? Journal. Yung research journal niya po, ano, Natural Product Research. Okay. Significant. Kaso kasi, mahirap. Actually, hindi lang mahirap. Hindi tayo dapat ang magsasabi nun. Dapat may basehan tayo. So, siguro, ilagay na lang natin siya as parang ano, parang kumbaga, kung please find another term from, ang naunang nasa isip ko is parang not determined. Pag tinanong ka, ay, hindi sabihin ng hindi determined. Ito kasi, ma'am, yung hindi din defined ang kanyang positive control at hindi namin ma-double check sa CLSA range kung ito ay susceptible, intermediate, or resistant. Kaya po, nilagay lang namin dito na not determined. The thing is, kasi yung conclusion kasi natin, magbabase lang dun sa mga data na talagang the author can vouch for it and we can cross reference it with the CLSI. Kasi, pag natanong kayo, bakit, wala naman pala kayong basihan nito, edi, hindi dapat to ilalagay dyan. So, kumbaga,
sakto lang na observation natin. Walang nagsagot. Significantly at what value? Yung significant yun, minsan may mga authors na nagsasabi lang ng significant, di naman pala inistat. So ang neutral na decision natin doon, lagay natin doon is parang not determined or oo. Kasi hindi naman dinetermine na. Or wala tayong mapagpunan unless i-message niyo yung author, which is wala na din naman tayong time for that. So, i-blank nyo lang yon or parang lagyan nyo lang ng parang ang tawag doon, parang remarks ba? Para hindi siya masama sa pag-conclude natin. So, therefore okay. Po, may mga inhibition interpretation na ang nakalagay po. Not determined. Tapos, yan okay. Na lang po namin. I just hope na dalawa lang yan. Kasi kailangan natin ng strong backup dun sa kinukonclude natin sa systematic review din. Actually po, madami sila na hindi nagbigay ng control. Pero ni-refer nyo sa CLSI, tama ba ako? Yung iba? Opo. May anim po okay. Na, ano, na nagbigay talaga. Mas maganda nga yun guys, yung kahit hindi nila binigay, pero pwede mong i-check sa CLSI para malaman natin kung intermediate, susceptible, or resistant. Okay yun dyan. So dapat sa methodology, paano mo dinetermine yung intermediate, resistance, at saka susceptible? Yun ay kinuha natin syempre yung positive control nila, yung given a data for the zone of inhibition, then ni-refer natin yung range na yun sa CLSI para makuha natin kung susceptible, intermediate, or resistant. But for papers na hindi na-state or naibigay ang positive control, yung value ng kanyang range, for example, ng zone of inhibition, or hindi sinabi sa paper na resistant, intermediate, or susceptible, ang ginawa natin doon ay nilagyan natin ng not determined. Kumbaga, patas lang. So, yung methodology nyo, yun yung sasagot kung paano nyo pinrases yung data. So, sa gagawin yung table dyan, kung isa lang yung paper na hindi siya, wala siyang basis, walang positive control, etc. Siya lang yun. Okay? For example po, ma'am, itong sa vacuum distillation, oh. Wala ang binigay na control basis at wala ding nahanap na ano, na kung ano ang ginamit nilang way para masabi kung effective siya or hindi. At hindi sila interested kung sensitive, inhibitor, intermediate or resistant. Ang sabi lang po, results support the conclusion that vacuum distillation is appropriate for fractionation process because it maximizes concentration of citral and consequently maximize antimicrobial activity. Yun po yung description niya. Okay. Naka-quote. So, yung value nun, saan yun nilagay sa table na yun? Sa table ng zone of inhibitions? Ito naman po, mamang tiningnan niya, MIC po, hindi, zone of inhibition. Ito din ba yung nakakuha ng mas mataas? Mataas na zone of inhibition? Hindi po, MIC po, ma'am, yung tiningnan niya. Siya yung may pinakamataas na MIC. Sa MIC naman po, yung parang basis sabi namin. Sabi yung 40? Yung goal naman po namin sa MIC, yung pinakamababa po. Oo nga naman.